aming serbisyo. Walang problemang di malalabasan. Magliliwanag ang ating kinabukasan. Dance Radio, silid aralan sa radyo. Atid na aming makabago paraan ng pagkukuro. Kahit saan at kahit kailan, hindi ka iiwanan. Hatid na may bagong kaalaman. Edukasyon sa sulong, sana magtulong-tulong. Sulong edukalidad, that's radio. Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hating namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyon magbibigay impormasyon kahit saan man. Look for something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWBR-FM. Wika at panitikan, gramatika at kasaysayan, mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Dito lang yan sa 106.3 DWDR-FM. Mauli ni Om. Okay na? Okay, magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa ating Radyo Eskwela sa DWDR Dance Radio sa 106.3 at sa lahat ng mga viewers sa ating FB Live. Kami ay maghahatid sa inyo ng isa na namang tagpo sa ating radio-based instruction. Ihahatid namin sa inyo ang ikatlong linggo ng aralin sa grade 10. Pero bago tayo magpatuloy, isang maalab na pagbati ang hatid ko sa pamunuan sa paaralang ito, Sir Rod Pascua, ang ating officer in charge at chief education supervisor ng SDO Isabela. Binabati ko rin ang ating assistant principal na si Ma'am Ruby Guillermo. Siyempre, ang mga ulong guro sa eskwelahang ito, lalong-lalo na si Ma'am Jacqueline Partible. Sa lahat ng mga magulang at na nakikinig at umaalalay sa kanilang mga anak, sa lahat ng mga mag-aaral sa paralang ito, lalong-lalo na sa mga nasa ikasampung baitang, okay, espesyal na pagbati din sa aking hawak na klase, ang grade 10 Mahogany, Kamagong at Talisay. Magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre, inaanyayahan ko rin ang aking dalawang kasamahan upang bumati, Sir Alfie at Sir Dennis. Magandang umaga sa ating lahat, mga anak na grade 10. Pero gusto kong batiin muna ang mga katuwang namin dito, si Sir Dennis, Sir Jaisel, and Sir Mark. So, inanyayahan ko ang mga hawak kong grade 10 upang makilahok at makibahagi sa ating talakayan ngayon, week 3, ang 10 Jimilina, 10 Banaba, at 10 Tanggili. Yan, so magandang umaga rin po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa hawak kong sections, ang 10 Nara, 10 Lawan, Pindalo at Yakala. At binabati ko rin ang ating radio teacher sa Filipino 10, Ma'am Sheila May, at ang ating technical specialist, Sir Mark Bagamaspal. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so bago natin simulan ang pakikinig sa ating RBI, gusto ko lang tanungin si Sir Alfie kung ano ba ang tinalakay natin nitong nakaraang linggo. So,
Katatapos natin nung nakaraang linggo, Ma'am Glenda, para sa kaalaman ng mga mag-aaral na nakikinig ngayon na ngayon lang tumutok o absent nung nakaraan. Tinalakay natin ang tungkol sa parabola. At alam natin na ang parabola ay kwento na hango sa Biblia. Tinalakay din natin ang mga elemento nito, ang tagpuan, ang tauhan, at ang banghay. Pagkatapos sinuri natin ang parabolang pinamagatang ang tusong katiwala. Ito ay parabola mula sa Syria. Sa parabola ay pinaihiwatig na kailangang malaman natin na tayo ay dapat maging mapanuri sa paglilingkod sa ibabaw at sa mga kapwa natin tao, at binigyan din sa parabola na kailangan nating pahalagahan ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng tao, lalong-lalo na ang poong may kapal. Okay, maraming salamat, Sir Alfie. Ngayon naman, ating tukuyin ang layunin natin ngayong umaga na magsisilbing gabay natin para sa ating talakayan. Sir Dennis, makibasa kung anong ating layunin ngayong umaga. Ayan, so narito po ang ating layunin ngayong umaga. Una, na ipaliliwanag ang pangunahing paksa at pantulong na ideya. Pangalawa, nasusuri ang mensahe ng mga piling pahayag na hango sa binasang akda. Maraming salamat, Sir Dennis. Ngayon, mga mag-aaral, mula sa 10th baitang, ihanda na ang iyong sarili para sa pakikinig ng ating RBI. Wala nang makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora, Isabela. Edukasyon sa sulong, basta na magtulong-tulong. Sulong edukalidad, Dance Radio. Pantikan, pragmatika, at kasaysayan. Mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Tumuto sa paaralang panghimpapawid. DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Where learning is amazing. Amazing. Kumusta mga mag-aaral? Isang maganda at makabuluhang araw ang hatid namin sa inyo. Panibagong araw, panibagong kaalaman. Muli na naman tayong tutuklas ng bagong karunungan. Ako ang inyong radio host, Teacher Dennis D. Abrojena, kasama ang ating technical specialist na si Teacher Mark D. Bagamaspad mula sa Dance Radio. Alam kong nasasabik na kayo sa ating aralin. Maghanda na at maging komportable sa inyong pakikinig sa ating broadcast. Samahan natin ang inyong guro sa 10th baitang na maghahatid sa inyo sa mundo ng karunungan, si Teacher Sheila May N. Fronda.
Isang maganda at mapagpalang araw, mga minamahal naming mga mag-aaral sa ikasampung paitang. Isa na namang makabuluhang aralin ang ating tatalakayin sa oras na ito. Ako ang inyong kaagapay at makakasama sa paglalakbay sa mundo ng karunungan, Teacher Sheila May and Fronda mula sa Dance Radio. Maghanda na at tiyaking walang hadlang sa inyong pakikinig. Ang inyong learning activity sheets, panulat at sagutang papel ay kinakailangang hawak nyo na sa oras na ito. Magbalik-aral tayo. Ano ang ating paksang tinalakay sa nakaraang aralin? Ma'am, tinalakay natin ang isang parabola mula sa Syria na may pamagat na ang Tusong Katiwala. Ito ay kwento tungkol sa katiwalang naglustay ng ari-arian ng kanyang amo. Mula sa pinakinggang parabola, sinuri natin ang mga naglalahad ng katotohanan, kabutihan at kagandahang asal, gayon din ang nilalaman, elemento at kakanyahan ng akdang ito. Magaling! May ilan akong babasahing kasabihan mula sa Biblia at suriin ninyo kung ito ay katotohanan, kabutihan at kagandahang asal. Una, ang kayamanan kapag pinagsusumikapan ay isa lang sa maraming uri ng biyayang ibinibigay ng Diyos. Ma'am, para sa akin po, ito ay katotohanan. Dahil kung ikaw ay nagsisikap, bibiyayaan ka ng Panginoon. Tama! Sabi nga nila, may magandang kapalit kapag ikaw ay gumagawa ng tama. Ikalawa, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Ma'am, ito po ay kabutihan. Dahil kung ikaw ay mapagpakumbaba, itataas ka ng Panginoon. At ang pagiging mapagpakumbaba ay katangian ng mga taong may takot sa Diyos. Tama! Ikatlo, huwag mayabang, maging magalang. Ito naman po ay isang kagandahang asal, ma'am. Sapagkat kung ikaw ay magalang, marami ang matutuwa sa iyo. Tama! Kailangang tratuhin ang ating kapwa ng may paggalang. Sa aralin natin ngayon na may pamagat na alegorya ng yungib, kayo ay inaasahang makapagpapaliwanag ng pangunahing paksa at pantulong ng mga ideya sa napakinggang impormasyon sa radyo o iba pang anyo ng media. Mabibigyang reaksyon ang mga kaisipan o ideya sa tinalakay na akda, ang pagiging makatotohanan o di makatotohanan ng mga pangyayari sa sanaysay at matutukoy ang mga salitang magkakapareho o magkakaugnay na kahulugan. Kayo ba ay nakapunta na sa kuweba o yungib? Opo, ma'am! Ano ang inyong naramdaman habang kayo ay nasa loob? Ma'am, ako ay natakot sapagkat madilim ang loob nito. Ganun ba? Tiyak kong hindi lang ikaw ang nakaramdam ng ganyan nang unang makapasok sa kuweba. Sino pa sa inyo ang may ibang karanasan? Noong nasa loob po ako ng kuweba, ma'am, nangangapa na lang ang ginagawa ko dahil wala po akong makita. Sa inyong mga sagot, nangangahulugan na mahirap mamuhay sa dilim. Tama ba? Opo, ma'am! Alam ba ninyo, mga anak, na ang mga sinaunang tao ay nanirahan sa mga yungib o kuweba? Namuhay ang mga sinaunang tao sa pamamagitan ng pangangaso at pangangalap ng mga pagkain. Ang pangunahing kasangkapan o kagamitan nila ay mga batong magagaspang. Maglahad nga rin kayo ng kasaysayan ng kuweba. Ma'am, ginamit po ang kuweba noon bilang taguan ng mga Pilipino para makaligtas sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Mahusay! Ano pa? Ginamit din ito, ma'am, bilang isang bahay o tuluyan ng mga sinaunang tao upang proteksyon sa masamang panahon at mababangis na hayop. Tama kayo, mga anak! Alam ba ninyo na ang pag-uusapan natin ngayon ay may kaugnayan dyan? Handa na ba kayo para sa ating pagtalakay? Opo, ma'am!
Bago nating pakikinggan ang salaysay na alegorya ng yungib, bigyan muna natin ng kahulugan ang salitang alegorya. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Opo, ma'am. Ang alegorya ay isang estilo ng pagpapahayag na nagpapahiwatig o nagbubunyag ng mga nakatagong mensahe na kadalasan ay tungkol sa moral o political na pamumuhay. Tama! Ang alegorya ay mayroong mga talinghaga na gumagamit ng mga karakter, lugar o pangyayari na representasyon ng mga isyu sa mundo. Ngayon, dumako tayo sa pakikinig sa akdang Alegorya ng Yungib, sanaysay mula sa Greece. Simulan na natin itong pakinggan. Alegorya ng Yungib, sanaysay mula sa Greece. At ngayon, sinasabi ko na hayaan mong ipakita ko ang isang anyo na dapat mabatid o hindi mabatid tungkol sa ating kalikasan. Pagmasdan, may mga taong naninirahan sa yungib na may lagusan patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan nito. Sila'y naroroon mula pagkabata at ang kanilang mga binti at leeg ay nakakadena kung kaya't hindi sila makagalaw. Hadlang ito sa pagkilos pati ng kanilang mga ulo. Sa di kalayuan, sa taas at likod nila ay may apoy na nagliliyab. Sa pagitan ng apoy at mga bilanggo, may daang papataas. Kung ang paningin mo ay dadako sa mababang pader nito, maihahalin tulad ito sa isang tabing na pinagtatanghalan ng mga papet. At nasilayan mo rin ba ang mga taong dumadaan sa pagitan ng mga dingding na may daladalang mga monumento at larawan ng mga hayop na likha sa kahoy at bato? Ang iba sa kanila ay nagsasalita, ang iba ay tahimik. Naipakita mo sa akin ang kakaiba nilang imahe. Sila nga ay kakaibang mga bilanggo. Katulad natin, ang tugon ko na ang tangi nilang nakikita ay pawang sarili nilang mga anino. Totoo, ang sabi niya, paano nila makikita ang anuman kung hindi sila pinahihintulutang gumalaw maging ang kanilang mga ulo? At may mga bagay na dapat lamang dalhin sa paraang dapat lamang makita ng mga anino. Oo, sabi niya, at kung nakaya nilang hindi sumang-ayon sa isa't isa, hindi ba nila ipinalalagay na sila ay tumutukoy ng kung ano paman para sa kanila? Tunay nga, at sa higit pang pagpapalagay na ang mga bilanggo ay may alingaungaw mula sa ibang dako, hindi ba nila natitiyak na baka guni-guni lamang ito ng isang dumaan at may ipagpapalagay tungkol sa pinagmumulan ng tinig? Walang tanong-tanong ang tugon. Sa kanila, ang sabi ko, ang katotohanan ay walang kahulugan kundi ang anino ng mga imahe. Iyan ang tiyak. Ngayon, balikan muli natin kung ano ang likas na magaganap kung sakaling ang mga bilanggo ay maging malaya at di maaabuso sa kanilang pagkakamali. Sa una, kung ang isa sa kanila ay mapalalaya at biglang tumayo, lumingon, lumakad at tumingin patungo sa liwanag, magdurusa sa sobrang sakit. Ito mismo ang magpapalungkot sa kanya. Gayun din, hindi niya makikita ang dati niyang kalagayan sapagkat ang tanging nakikita niya ay mga anino lamang. Pagkatapos isa-isip, tinura ng isa na ang kanyang nakita noong una ay guni-guni lamang. Ngunit ngayon, siya ay papalapit na sa pagkatao. Nakikita niya, mayroon na siyang maliwanag na pananaw. Ano ang magiging tugon niya? O kaya'y, maaari mong isipin na ang kanyang guro ay nagtuturo ng mga bagay na dapat na lamang kilalanin. Hindi ba siya nagugulumihanan? Hindi kaya siya mahumaling na ang anino na kanyang nakita noong una ay mas tunay kaysa sa mga bagay na nakikita niya sa kasalukuyan? Malayong katotohanan. At kung siya ay napilitang tumingin ng diretso sa liwanag, wala ba siyang nararamdamang sakit upang siya'y magkubli sa nakikitang bagay? Kanya bang aakalain na siya ay nasa katotohanang mas maliwanag
kaysa mga bagay na nakikita sa kasalukuyan? Totoo ang sabi niya. At kung ipinalalagay pang muli na siya ay atubiling hinila pataas sa matarik at baku-bakong daan, hanggang sapilitan siyang makalating sa harap mismo ng araw, hindi ba siya mahihirapan at magagalit? Kapag nilapitan niya ang liwanag at ang kanyang mga mata ay maaaring masilaw at hindi niya magagawang makita ang mga bagay-bagay sa kasalukuyan, ang katotohanan. Hindi muna sa kasalukuyan, sabi niya. Kailangang mahirati ang kanyang paningin sa dakong itaas ng mundo at makita niyang nang maliwanag ang mga anino. Kasunod ay ang refleksyon ng tao at iba pang bagay sa tubig at ang mismong mga bagay. Pagkatapos, tititig siya sa liwanag ng buwan at mga bituin at sa maningning na kalangitan at kanyang makikita ang ulap at mga bituin sa gabi ng mas maningning kaysa liwanag ng araw na hatid ng umaga. Higit sa lahat, magkakaroon siya ng kakayahang makita ang araw. Hindi lamang ang refleksyon niya sa tubig, kundi makikita niya ang sarili sa kinaroroonan at hindi sa iba paman. At siya ay makapagninilay-nilay kung sino siya. At siya ay makararating sa pagtatalo na siya mismo ay naglaan ng panahon. At ang gumagabay sa lahat ng ito ay yaong nakikita sa mundo na naging dahilan upang siya at ang kanyang kapwa ay masanay sa pagtitig. Maliwanag, sabi niya. Una niyang makikita ang liwanag pagkatapos ang dahilan tungkol sa kanyang sarili. At kung maaalala niya ang dating tahanan at ang karunungan sa yungib, pati ang mga kapwa bilanggo, hindi ba niya maipalalagay na mapaliligaya niya ang sarili sa pagbabago at kaawaan na lamang sila? Tiyak at tumpak. At kung sila ay nasanay na sa pagtanggap ng mga karangalan sa kung sino sa kanila ang mabilis na makapuna sa pagdaan ng mga anino at makapagsabi kung sino ang nakaranas niyon dati. Kung sino man ang makapagpapasya ng mahusay para sa kinabukasan. Sa iyo bang palagay, sino ang makapag-iingat sa tinatawag na dangal at kalwalhatian? O kaya'y kainggitan ba ang mga taglay nito? Hindi ba niya babanggitin ang tinura ni Homer? Mas mabuting maging mahirap na alipin ng dukhang Panginoon at matutuhang tiisin ang mga bagay kaysa isaisip ang kanilang ginagawa at mamuhay katulad ng kanilang gawi. Oo, ang sabi niya, sa palagay ko ay pipiliin niyang magtiis kaysa aliwin ang mga huwad na akala at mabuhay sa kahabag-habag na kalagayan. At kung mayroon mang paligsahan at kailangan niyang makipagtagisan sa pagsukat sa mga anino kasama ang mga bilanggo na kailanman ay di nakalaya mula sa yungib. Sa sandaling ang paningin ay nananatiling mahina at bago ito maging matatag, may dapat isaalang-alang sa panahon na kakailanganin upang makamit ang bagong kalagayan ng paningin. Hindi ba siya katawa-tawa? Sasabihin ng tao sa kanya na ang pagpunta at pagdating niya nang wala ang mga paningin ay mas mabuti na hindi na lamang isaisip ang pag-unlad. At kung sino man ang sumubok na palayain ang iba at gabayan patungo sa liwanag, hayaang hulihin ang nagkasala at dalhin nila sa kamatayan. Naunawaan ba ninyo ang napakinggang akda, mga anak? Opo, ma'am! Upang mas maunawaan pa ninyo ang nilalaman ng sanaysay, ay palalawakin pa natin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa bawat gawain. Ihanda ang inyong mga sarili. Babalikan ko kayo pagkatapos ng isang paalala. Mga kaibigan, sa panahon ngayon, kailangang magpalakas ng katawan.
Kumain ng masustansyang pagkain at sabayan ng pag-eehersisyo. Huwag ding kalimutan ang pag-inom ng vitamins. Resistensya ay palakasin. Kalusugay, huwag pabayaan upang sakit ay maiwasan. Isang paalala mula sa Filipino Learning Area at ng himpilang ito. Kayo'y nakikinig sa Filipino Grade 10 kasama si Teacher Sheila May and Fronda. At ako'y nagbabalik. Simulan na natin ang pagsagot sa mga tanong sa unang gawain, paglinang ng talasalitaan. Ang panuto ay pagtambalin ang mga salitang nasa loob ng kahon na magkatulad o magkaugnay ang kahulugan at gamitin sa sariling pangungusap. Ano ang nakita ninyong magkaugnay na salita rito? Nagliliyab at nag-uumapaw, ma'am. Tama! Gamitin niya ito sa pangungusap. Nagliliyab ng pagmamahal ang kanyang puso para sa kanyang kasintahan. Tama! Ano pa ang magkaugnay na salita? Mahirati at mahumaling, ma'am. Tama! Gamitin ito sa pangungusap. Darating ang panahon na mahihirati ka rin na maghanap ng trabaho. Mahusay! Ano pang mga salita ang magkaugnay? Ma'am, pagmasdan at pagmasid. Magaling! Gamitin uli ito sa pangungusap. Kay gandang pagmasdan ang paglubog ng araw. Tumpak! Mayroon pa bang magkaugnay na salita? Meron pa po, ma'am, ang salitang malalim na pag-iisip at intelektual. At kung gagamitin ko ito sa pangungusap, ito ang aking sagot. Lumaki siyang may wastong pag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. Napakabibo naman ang iyong sagot. Muli ko kayong binabati dahil matiyaga kayong nakikibahagi sa ating aralin. Dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Ang panuto ay suriin ang kaisipang taglay ng mga salita at ibigay ang angkop na pantulong na ideya mula sa sanaysay na napakinggan. Handa na ba kayo? Opo, ma'am! Ang unang salita ay kadenang putol. Ano ang angkop na ideya o pantulong na ideya rito? Ma'am, ang angkop na ideya o pantulong na ideya sa salitang kadenang putol ay pagtakas ng isang alipin, pagkatapos ng isang kalagayan mula sa pagdurusa o paghihirap. Tama! Hanguin sa ating pinakinggang akda ang pantulong na ideya na nagpapaliwanag sa simbolismong kadenang putol. Ma'am, ito ay sila'y naroroon mula pagkabata at ang kanilang binti at leeg ay nakakadena. Kung kaya't di sila makagalaw, hadlang sa pagkilos pati ang kanilang ulo. Tama! Ano ang ibig sabihin nito at pwede bang iugnay niyo ito sa tunay na buhay? Ma'am, para po sa akin, ang isang taong nakakadena ang binti at leeg ay nahihirapan. Kaya nalilimitahan ang kanilang galaw. Maihahalin tulad ko ito sa aking buhay na limitado sa paggamit ng gadget. At kung lalabas ako ng bahay kasama ang mga kaibigan ko, dapat kung ano ang sinabi ng mama ko ng oras ng pag-uwi ko, dapat sa oras na yon ay nakauwi na po ako. Magaling! Ang isang nakakadena ang leeg at binti ay hindi na makagalaw at kontrol na siya ng taong naglagay ng kadena. Katulad sa sagot ninyo kanina na maihahalin tulad natin yung mama niya sa taong naglagay ng kadena. Sa madaling salita, limitado ang kanyang kilos. Dumako tayo sa susunod. Ma'am, ang salitang kalapating puti ay nangangahulugan o sumisimbolo sa kapayapaan at katahimikan. Magaling! Ang puting kulay ng kalapati ay sumisimbolo rin sa kadalisayan at kawalang kasalanan. Ang positibong enerhiya na dumadaloy mula rito ay maaaring maging dahilan kung bakit ang kalapati ay madalas din na kinatawan ng pag-ibig.
Ang ikatlo ay hawlang nakabukas. Ano ang kaisipang ipinakikita nito? Ma'am, nagpapakita ito ng isang kalagayan ng alipin na makalaya na sa kanyang pagkakakulong. Tama! Katulad din ito ng taong malaya na sa paggawa ng kanyang gusto. Katulad ng isang ibon na nakulong mula sa hawla, kapag nabuksan ang hawla, makalalabas ang ibon at malaya na niyang gawin ang gusto niya, katulad ng paglipad. Iugnay nga ito sa tunay na buhay. Katulad ng ate ko, ma'am, naririnig ko na sinasabi ng mama ko sa kanya na bawal munang makipagrelasyon ngayon. Hintayin niya raw muna na makapagtapos siya ng pag-aaral sa kolehiyo. Tama naman yun, hindi ba? Huwag muna ngayon. Merong tamang panahon para sa ganyang mga bagay. Dumako tayo sa ika-apat na tanong. Ano ang kaisipang ipinakikita ng salitang rehas mula sa akda? Ma'am, ang angkop na paksa o ideya rito ay si Rizal ay hinuli at ikinulong sa dapitan ng mahabang panahon. Mahusay! At ang panghuling salita ay panulat. Ano ang kaisipang ipinakikita mula sa akda? Ma'am, ito ay kinasangkapan ng mga bayani upang ipahatid ang kanilang hinaing sa pamahalaan. Napakabibong mga sagot! Binabati ko kayo sa inyong pagiging masigasig sa pagsagot sa ikalawang gawain. Ipagpatuloy pa natin ang pagsagot upang higit pang madagdagan ang inyong kaalaman. Kaya pa ba? Opo, ma'am! Dumako tayo sa susunod na gawain na pinamagatang i-react mo. Pero bago yan, pakinggan muna ang isang paalala. Uy, classmate, natapos mo na ang mga output natin para sa linggong ito? Ay, oo. Ready na akong magpasa ng mga output ko. Ang galing mo naman, classmate. Ako rin natapos ko na. Ginabayan kaya ako ni nanay sa mga aralin natin sa modules. Ako rin, classmate. Buti na lang, kung hindi available si nanay at tatay, maaari rin kontakin ang mga subject teachers natin. May mga contact numbers sila na kasama sa ating learning kits. Tama ka, Frenny. Kahit hindi natin sila nakikita, handang tumulong ang mga guro natin sa Doña Aurora National High School, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tunay ngang tuloy pa rin ang pag-aaral, classmate. At kalidad na edukasyon pa rin ang hatid sa atin. Walang hadlang sa ating pag-aaral. Kalidad na edukasyon ay isulong. Mga guro'y handang tumulong. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Doña Aurora National High School at ng istasyong ito. Kayo'y nakikinig sa Filipino Grade 10 kasama si Teacher Sheila May and Fronda. At ako'y nagbabalik. Dumako tayo sa susunod na gawain. Sa gawaing ito, bigyang reaksyon ang mga kaisipan o ideya mula sa akda. Sabihin kung nagsasaad ng makatotohanan o di makatotohanan. Maliwanag ba, mga anak? Opo, ma'am! Ang unang pangungusap ay, marami ang nasisilaw sa katanyagan. Dahil dito, nakagagawa sila ng hindi kanais-nais na gawi sa kapwa. Makatotohanan ba o hindi makatotohanan? Ma'am, para sa akin, ito ay makatotohanan. Lalo na pagdating ng eleksyon. Marami akong naririnig na balita sa radyo at telebisyon na dahil sa kagustuhan nilang manalo ay nakagagawa sila ng maling gawain sa kapwa tulad ng panlilinlang at pandaraya. Yung iba'y nagagawa pang pumaslang para lang sa katanyagang hinahangad sa buhay. Napakalungkot naman iyang sinabi mo. Sana hindi na ito mangyari, lalo na't nalalapit na naman ang eleksyon. Sino pa ang may karagdagang kasagutan? Ma'am, makatotohanan ito. Halimbawa na lang dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng marangyang buhay,
nakukuha niyang magnakaw. Mahusay na mga sagot, pero sana huwag nating gawin ang mga ito. Huwag sana tayong masilaw sa anuman at huwag tayong gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Marunong tayong makontento sa kung ano ang meron sa atin. Naintindihan ba? Opo, ma'am! Opo, ma'am! Ang ikalawang pangungusap ay, minsan, dinaraya tayo ng ating nakaraan. Hindi natin magawang makalimot, kaya alipin tayo sa sarili nating kahapon. Makatotohanan ba o hindi? Ma'am, para sa akin, ito ay makatotohanan. Inihahalin tulad ko ito sa taong umibig pero di nakalimot. Wow! Parang may pinagdaraanan ang batang ito. Kumbaga, hindi makamove on. Ano pa? Ma'am, makatotohanan ito. Halimbawa na lang din sa pamilyang nag-aaway dahil sa lupa. Matagal na itong nangyari pero umabot ng ilang taon, hindi sila makalimot sa mga nangyari. Napakahusay ninyo mga anak! Tandaan, upang hindi tayo maging alipin ng sarili nating kahapon, kailangang baguhin natin ang ating pananaw sa mundo. Sabi nga nila, matuto tayo mula sa nakaraan. Palayain natin ang ating mga sarili. Dumako tayo sa ikatlo. Maraming OFW ang nagpapaalipin sa ibang bansa upang matustusan lamang ang pangangailangan ng pamilya. Ma'am, ito po ay makatotohanan. Ang aking nanay ay nang ibang bansa para matustusan ang pangangailangan naming magkakapatid. Lalo na't nahinto sa pagtatrabaho ang aking tatay dahil nagkasakit ito. Salamat sa iyong pagbabahagi. Mayroon pa ba? Opo, ma'am. Makatotohanan din para sa akin. Kasi marami na rin akong kakilala na magulang na nasa ibang bansa at ang tanging dahilan nila ay para sa pangangailangan ng pamilya nila, lalo na kung meron silang mga anak na nag-aaral. Tama kayo riyan. Totoo iyang mga sinabi ninyo. Sila ay nangingibang bansa kahit na masakit sa kalooban na iwan ang kanilang pamilya. Pero ginagawa nila iyon para maibigay ang pangangailangan ng kanilang mahal sa buhay. Sila ay nagsasakripisyo sa ibang bansa, kaya't kayong mga anak na ang magulang ay nasa ibang bansa ay huwag ninyong sayangin ang perang ipinadadala sa inyo dahil hindi ninyo alam kung ano ang naging buhay nila sa kanilang mga amo bago sila makapagpadala ng mga kailangan ninyo. Maliwanag ba mga anak? Opo, ma'am! Opo, ma'am! Dumako tayo sa ika-apat. Ang pakikipagkaibigan ay pakikipagkasundo sa kahit anumang pagsubok na pagdaanan ay kinakailangang maging tapat at magtiwala sa isa't isa, makatotohanan o hindi. Para po sa akin, ito ay di makatotohanan sapagkat kung tunay kayong magkaibigan, wala nang dapat mangyaring pagkakasundo. Tama! Ang pagkakaibigan ay hindi lang pumapanig sa kabutihan ng iisa, kundi para sa isa't isa. Hayan! Natapos na natin ang mga gawain. Ngayon naman ay ating ibubuod ang kabuuan ng ating aralin. Ibuod nga ito mga anak. Ma'am, ipinaliwanag natin ang alegorya. At sinuri natin ang mga kaisipang taglay ng mga salita sa pamamagitan ng angkop na paksa o pantulong na ideya. Binigyang reaksyon din natin ang mga kaisipan o ideya mula sa akda sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung makatotohanan ito o di makatotohanan. Tinukoy rin natin ang mga salitang magkaugnay o magkatulad ang kahulugan at ginamit sa sariling pangungusap. Magaling! Bago tayo magtapos sa ating aralin ngayong araw, susubukin ko muna kung talagang naunawaan ninyo ang ating paksang tinalakay. Narito ang panuto. Isagot ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi. Maliwanag ba ang panuto mga anak? Opo, ma'am!
Makinig ng mabuti dahil babasahin ko na ang bawat pahayag. Ang alegorya ng yungib ay isang sanaysay na ginawa ni Plato upang masaksihan nating mga tao ang hirap o suliranin dito sa mundo. Tama ba o mali? Ma'am, ang sagot po ay tama. Magaling! Ikalawa, ang pangunahing punto ng may akda sa kanyang sanaysay ay lahat ng tao ay kayang makawala sa kulungan kung tayo ay may pananalig sa Panginoong Diyos. Tama o mali? Tama po, ma'am! Tumpak! Ikatlo, ayon kay Aristotle, ang katotohanan ay hindi nagmula sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata, naririnig ng ating tenga, nararamdaman, naaamoy at nalalasahan. Ma'am, ang sagot po ay mali. Magaling! Ikaapat, ayon kay Plato, nais masaksihan ng mga tao ang mga kaganapang nangyayari sa ating paligid. Ano ang sagot? Ma'am, ang sagot po ay tama. Mahusay! At ang huli, ang may akda ay gumagawa ng paraan upang ang kanyang sanaysay ay maihalin tulad sa naging karanasan ng mga tao. Ano ang sagot? Ma'am, ang sagot ay tama. Wow! Ako'y humahanga dahil nasagutan ninyo lahat ito ng tama. Bago ako magpaalam, ay nais ko munang sagutin ninyo ang panghuli kong mga katanungan. Una, ibigay ang paksa ng binasang sanaysay. Ma'am, ang paksa ng sanaysay ay ang pag-alam ng bilanggo sa katotohanan. Mahusay! Ikalawang tanong, ipaliwanag ang mahalagang natutuhan ng bilanggo mula sa pagtingin sa liwanag na nasa labas ng yungib. Ma'am, natutuhan ng bilanggo noong nakalabas siya ng yungib na ang dating pinaniniwalaan niya noong siya ay nasa loob pa ay malayo sa tunay na katotohanan noong siya ay nasa labas na. Napakahusay ninyo mga mag-aaral! Binabati ko kayo sa inyong masigasig na pagsagot sa mga katanungan. Tunay ngang inyong naunawaan ang ating aralin. Palakpakan ang inyong mga sarili. Alam kong naging makabuluhan ang inyong pagkatuto sa pamamagitan ng radyo. Tandaan, kami ay kasama ninyo sa paglalakbay sa mundo ng karunungan. Ako ang inyong kaagapay sa pag-aaral, Teacher Sheila May N. Fronda, mula sa Dance Radio. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, magandang araw sa inyong lahat. At iyan ang kabuuan ng ating aralin ngayong araw. Maraming salamat, Teacher Sheila. Tiyak kong marami kayong natutuhan. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti upang mapaghandaan ang magandang kinabukasan. Ating bigyang pagkilala ang sumulat ng ating aralin, Teacher Glenda D. Ulanday. Ako ang inyong radio host sa aralin na ito, Teacher Dennis D. Abrujena, mula sa Dance Radio. Hanggang sa muli mga mag-aaral. Paalam! Wika, panitikan, pragmatika, at kasaysayan. Mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Tumuto sa paaralang panghimpapawid. DWDR-FM 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Where learning is amazing. Is amazing. Dance Radio. Sinipalala.
talaga ng makakapigil pa. Sulong Arangkada 106.3 Dance Radio sa Aurora Isabela. Edukasyon susulong. Okay, hayan. Tayo'y muling magbabalik. Okay, naway naintindahan ninyo ang ating pinakinggang RBI. Okay, ngayon naman mga minamahal naming mag-aaral, meron kaming ipapakitang mga larawan sa ating screen. Tukuyin kung ano ang sinisimbolo ng mga ito. Okay, muli, inaanyayahan ko ang ating mga mag-aaral mula sa ikasampung baitang na makibahagi sa ating talakayan. Ayan, so i-comment mga anak kung ano nga ba ang sinisimbolo ng unang larawan na nakikita natin sa ating screen. Ayan, so tignan natin sa mga comment section. Ayan, so sabi ni Emily Jean Martin ng Ten Obra, bilanggo, kawalan ng kalayaan. Sabi naman ni Aleli Javier, ayan, nakakulong. So tama bang kanilang sagot, Ma'am Glenda? Okay, yes. So, ayon din kay Ryan Di Ignacio, pagkakulong. Okay, so, ano kaya ang sinisimbolo ng larawan na yan, Sir Dennis? Ayan, so sabi ni Andrea Velasco, sabi niya, kawalan po ng kalayaan. Ayan, okay, so, tama. And puro kawalan ng kalayaan, ma'am, ang kanilang ang sinasabing sinisimbolo nito. Ayan, at sinisimbolo rin nito, mga anak, na sa atin bilang tao na hindi tayo marunong tumanggap ng pagbabago o hindi naghahangad ng mas higit pa sa ating buhay. Ayan, pilit nating ikinukulong ang ating sarili. Ayan, para parang binibigyan natin ng rehas ang sarili natin. Di ba, Ma'am Glenda? Okay, tama ka dyan, Sir Dennis. So, ang sinisimbolo ng taong nasa loob ng bilangguan ay mamamayan na hindi marunong kumukop sa mga bagong kaalaman o karunungan. Okay, baka meron din gustong ibahagi si Sir Alfie. Maaaring ang tulungan ay sinisimbolo ng sarado yung isipan ng isang tao. Pwede rin. Yes, sir. Ayaw tumanggap ng maaaring pagbabago. Ayan, so dumako tayo sa ikalawang larawan, mga mag-aaral. Ayan, so ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ayan, so mayroong daanan. Ano pa? Comment nga, mga anak, kung ano nga ba ang nakikita ninyo. Okay, so tingnan natin kung may nag-comment na, Sir Dennis. Yan, so sabi ni Hillary Bayaka ng Tentalisay, matarik na daanan. Ayan, sabi naman ni Arlene Sabado, bako-bakong daan. Yan, so tama ba sila, Ma'am Glenda? Yes, kung mapapansin nyo nga naman, oh, ang daming mga bato. So ano kaya yung sinisimbolo ng matarik na daan na yan, Sir Dennis? Ayan, so tignan muna natin, mga mag-aaral, kung kayo ang tatanungin, ano kaya ang sinisimbolo ng matarik na daanan o bako-bakong daan sa ating buhay? Anong sinisimbolo nito? Okay, kung ikukumpara natin ito sa ating buhay, ano kaya ang sinisimbolo, litin natin, ng matarik at bako-bakong daan? Ayan, so kung ako ang tatanungin mo, ma'am, para sa akin ito yung mga pangyayari sa ating buhay, di ba? Minsan sa buhay natin nakararanas tayo ng problema o pagsubok at yun ang sinisimbolo niyan. Yung mga bako-bakong daan, yung matarik na daan, yan yung sumisimbolo ngayon sa pagsubok o problema. Na sa palagay natin ay parang kay hirap lutasin. Na sa madaling sabi, ang bako-bakong daan nga ay sumisimbolo sa
kahirapan, problema at pagsubok. At ganun din nakita ko na sa ating comment section, mga pagsubok o problema po. Ayan. So kailangan munang mahirapan sa paglalakbay bago marating ang pupuntahang destinasyon. Yun yung sagot ni Benalyn Dolor. So napakahusay nila, Ma'am Glenda. Okay, yes. Ayon din kay Crystal Abalos ng Ten Obra, sabi niya mga pagsubok na tinatahak natin sa buhay. Okay, kay Giovanni Pantalyon, pagsubok. Okay, tama nga naman. So, yung daanan na yan na bato-bato, kay ay maihahalin tulad ko din sa ating buhay. Diba, Sir Denny, Sir Alfie, mga mahal naming mag-aaral, bago tayo magtagumpay sa ating buhay, kailangan muna nating dumaan sa mga pagsubok. Hindi naman kaagad-agad na, kumbaga kaagad-agad ka na nasa tuktok. Diba? Kailangan muna nating dumaan sa mga maraming pagsubok na sinisimbolo para sa akin ng mabato at matarik na daan. Ikaw, Sir Alfie. Gusto kong dagdagan, Ma'am Glenda, bukod sa bako-bakong daan o rough road na yan, sa gilid nito ay bundok na maaring may nagbibigay din ng simbolo ang bundok na yan. Katulad din ng sinabi ninyo, Sir Dennis, Ma'am Glenda, na sumisimbolo rin ito ng pagsubok. Ang bundok ay sumisimbolo ng pagsubok. Pero sa akin naman, kung bibigyan ko ng personal na pagsusuri ang bundok, hindi lamang suliranin yan. Kundi sumisimbolo sa akin, Ma'am Glenda, Sir Dennis, ng aking mataas na ambisyon sa buhay. Ang pangarap ko sa buhay, yan ang sinisimbolo ng bundok na nakikita ko sa larawan para sa akin. And so tama ka yan, sir. So dumako ka tayo sa susunod na larawan. Ayan, so ano kaya ang ipinapahiwatig o sinisimbolo ng nasa larawan, mga anak? So i-comment nga ninyo. So maaring makikita nila sa larawan, Sir Dennis, mga punong kahoy, magandang ground, o di ni kaya yung liwanag, alin kaya sa tatlo. And so may maraming nakapansin, sir, sa ating comment section, liwanag ang kanilang nakikita at simbolo raw ito sa kalayaan. So tama ba, Ma'am Glenda? Yes. Oh, ayon din kay Arlene Visabado ng Tenlawan, paraiso. Okay, ganun din kay Shekina Jaira, okay, ng 10SPJ, liwanag. Okay, so ano ba yung sinisimbolo ng liwanag na yan? Kay Cyril, Ma'am Glenda, sabi niya rito, Cyril Feliciano, ang liwanag daw ay kalayaan. Pwede rin. Pero, may mga comment pa ba tayo? Halos ganun ang sagot nila, sir. May sumagot din ng pag-asa. Pero kung lalaliman ko ang pagpapakahulugan yung Sir Dennis, Ma'am Glenda, yung liwanag na yan, na para sa akin, sumisimbolo yan ng katotohanan, na sumisimbolo ng kabutihan. Diba? Dahil doon sa, kung nagbabasa tayo ng Biblia, mga mahal kong mga mag-aaral, sabi doon sa 1 John chapter 1 verse 5, ang Diyos ay liwanag. Ibig sabihin, mula sa ating Panginoon, nagmumula ang katotohanan. Mula sa ating Panginoon, nagmumula ang kabutihan. At bukod doon sa Matthew rin, mababasa natin, Ma'am Glenda at Sir Dennis, parang pastor na ako dito Sa Matthew chapter 5, tumatawa si Sir Dennis Chapter 5 verse 16, ano sabi dito? Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sa maikling salita, yung ilaw na yan o liwanag ay sumisimbolo ng ating kabutihan bilang isang tao ayon sa Mateo 5:16. Okay. Tema, Sir Alfie. At gusto ko rin basahin yung sinabi ni Eileen
Agustin ng 10 obra. Sabi niya, maliwanag na kinabukasan o bagong pag-asa. Okay, tama naman Sir Dennis, di ba? Yes, ma'am. Okay, sumisimbolo ito ng pag-asa. Okay. Na sa bawat pagsubok o mga problemang dumarating sa ating buhay, meron laging solusyon. Kaya tama, dapat, Sir Alfie? Kaya dapat, Ma'am Dennis, Ma'am Glenda, Sir Dennis, iyan ang dapat nilang itanim sa kanilang isipan, ang liwanag. Hindi ba? Oo. Okay. Sir, sige. Yes, sabi nga ni Bruce Beresford, there is a bright spot in every dark cloud. Okay. Sa lahat ng problema, meron at merong solusyon. Sabi nga kanina, pag-asa. Okay. So, ang ating pinag-usapan mga mag-aaral o ang ginawa nating pagbibigay ng simbolo ay may kaugnayan pa sa isa nating pag-uusapan ngayon. Okay, pero bago yon, Sir Alfie, meron akong katanungan sa'yo. Okay, kung ikaw ba ay nag-aaral pa, gustong-gusto mo rin ba o paborito mo din bang magsulat ng isang sanaysay? Ay, oo naman, Ma'am Glenda. Ang gustong-gusto kong isulat ay may kinalaman sa kahirapan. Dahil ako ay isang mahirap mula sa angkan ng mga mahirap. Kaya kahirapan. Na ang kahirapan ito ay naging hamon sa aking buhay. May iahon ko ang aking sarili mula dito. Yan, Sir Alfie, nasabi mo na mahilig ka o paboritong magsulat. Ay, baka naman pwede mo kaming bigyan ng ilang gabay sa pagsulat nga ng sanaysay. Okay, kapag sumusulat tayo, pwede mo i-close ng alinmang talata o di ni kaya buong sanaysay, dapat, Sir Dennis, alam natin ang tinatawag na paksa o pamaksang kaisipan o matatawag din nating pamaksang pangungusap. So bago tumay tayo magsulat ng isang talata, ano ba ang aking pamaksang pangungusap o paksang kaisipan? Mula sa paksang kaisipan na ito, Sir Dennis ng Glenda at mga mahal kong mag-aaral, hahanguin natin at ang mga pantulong na paksa o tinatawag na pantulong na pangungusap o kaisipan. Kaya mga mahal namin mag-aaral, na bago tayo magsulat, alamin natin ang ating pamaksang pangungusap. Mula sa pamaksang pangungusap, kailangan alam natin ang mga pantulong na pangungusap nito. Sa simpleng halimbawa, Ma'am Glenda, ano? May sinulat ako dito na halimbawa mula sa mga mag-aaral. Mula sa akin ito, bago tayo magsulat, meron tayong pamagat. Sa isang sasanaysay, di ba? Pinamagatan kong between sa aking palad. Oh, di ba? Ang ganda ng title ko. Naggumawa ako ng isang talata dito, Ma'am Glenda. Sabi ko dito, maiyaon ko lang ang aking sarili mula sa kahirapan. Kung makakamit ko ito sa pamamagitan ng aking pagsisikap na mag-aral, may matyaga kong nagbabasa ng aking mga aralin, nihanda ko ang aking sarili sa anumang pagsusulit mula sa aking pagtityaga, pag-aaral pananalig sa Diyos, naniniwala akong makakamit ko ang aking tagumpay. So, makapansin niyo, Ma'am Glenda, nagsimula ako doon sa paksang kaisipan. Diba? Mula sa yung unang pangungusap ko, yun yung aking paksang kaisipan. Ma'am Glenda? Okay, so ibig sabihin, ito yung mga dapat nating tandaan sa pagsulat ng sanaysay o talata. Tandaan, ang talata ay binubuo hindi lamang ng pangunahing paksa, kundi ng mga pantulong na idea o tinatawag nating supporting details. Sa taglay ng pangunahing paksa, ang mensaheng nais iparating ng talata. Samantalang, ang mga pantulong na idea ay nagbibigay linaw sa mensahe o nagsasaad ng mga detalye upang higit na maunawaan ng mga mambabasa.
Okay, madalas ang mga pantulong na ideya ay pinangungunahan ng mga salitang naghuhudyat ng pagkasunod-sunod tulad ng mga salitang una, kasunod, pagkatapos, at sa wakas o panghuli. Okay, sabi nga nila, dapat maayos ang pagkasunod-sunod upang mas madaling maunawaan ang mensaheng inilahad ng mga ito. Okay. So, kung Sir Alvin, kung may isang bagay kang naiisip, okay, saan mo ikukumpara ang pangunahing paksa at pantulong na ideya? So, ang paksa ay maaaring iambing sa isang nakabukas na payong. Uy, ang ganda, no? So, isang nakabukas na payong, ito ay tinatawag na paksa. At ang pantulong na ideya, Ma'am Glenda, ay maaaring mga bagay na nasa ilalim na sumusuporta sa payong. Yes, yung mga ribs niya, di ba, sir? Yun yung tinatawag nating pantulong na ideya. Kasi hindi naman tatayo yung payong, Ma'am Glenda, kung wala yung mga ribs niya. Yes, yes, sir. Tama. Niya. Hindi natin magagamit kung wala yung mga ribs niya. Kung sa talata, ito yung mga tinatawag nating pantulong na ideya. Tama yun. Ayan, so alam ko, ma'am at sir, na naunawaan na ng ating mga mag-aaral ang tungkol sa pangunahing paksa at pantulong na paksa. Okay. So, meron kaming ipapakitang isang talata. Okay, then tukuyin ninyo kung saan dito ang mga pantulong na ideya at pangunahing paksa. Ulitin lang natin, ha. Kapag pangunahing paksa, ito yung nais sabihin ng sumulat tungkol sa paksa. Kapag pantulong na kaisipan naman, nagtataglay ito ng mahalagang impormasyon o mga detalye na sumusuporta sa pangunahing ideya. Okay, yan. Pakibasa nga, Sir Dennis. And so ito yung babasahin ko na, likas na sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng mabuting asal at ito ay kanilang ipinamamalas sa iba't ibang pagkakataon. Una, sila ay may mataas na paggalang sa mga nakatatanda sa kanila. Pangalawa, marunong silang makinig at sumunod sa mga utos at payo ng mga nakatatanda. Pangatlo, tumatalima sila sa mga patakaran o tuntunin ng kanilang paligid. At higit sa lahat, marunong silang magpasalamat sa anumang bagay na kanilang natatanggap. Ilang pangungusap yan, Ma'am Glenda, Sir Dennis, para sa kabatiran ng mga mag-aaral. Four. Parang apat, ano, Sir Dennis? Five? Okay, lima. O limang pangungusap. Sige, yes. Mamili na lang sila dyan sa mga mag-aaral kung nasaan ang, ano ang panuto natin, Sir Dennis, kanina? Suriin, yes. Suriin nila, sir, kung saan dyan ang pangunahing paksa at pantulong na ideya. Unahin muna natin, sir, yung pangunahing paksa o ideya. Saan ba, ano, Ma'am Glenda? Saan matatagpuan yung pangunahing paksa sa unang talata ba? Ikalawang talata, ikatlo hanggang ikalima. Yes. Para mas mabilis na lang, sir, i-comment na lang nila kung saan ba sa una. 1, 2, 3, 4, or 5. Sige, okay, comment so natin. Unang pangungusap, ikalawa, ikatlo, saan makikita ang pangunahing paksa o ideya? May sumagot na ba, Sir Dennis? Ayan, so meron na, ma'am. So, sabi ni Ronald Madriaga ng 10 Einstein, ang pangunahing paksa ay sa unahan, likas na sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng mabuting asal at ito ay kanilang ipinamamalas sa iba't ibang pagkakataon. Nakakaintindi si Ronald, ano? Magaling, Ronald. No? Tama, Ma'am Glenda, ano? Yes, sir. So, ito ay matatagpuan natin sa unang pangungusap. Okay. Wala bang pang-load yan, Ma'am Glenda? Yes, meron, sir. Pakinote nga natin pala. Kay sino yun, Sir Dennis? Ronald Madriaga. Okay, Ronald Madriaga ng 10 Einstein. Mabilis. Siyempre, mabibigyan ka, Ronald, ng 20 pesos load. Mabilis mag-type, Ma'am Glenda, no? Mabilis mag-type. Yes, sir. So, ang galing naman. So, ngayon naman, okay, dumako na tayo sa pagtukoy sa pantulong na ideya.
Okay, saan kaya matatagpuan? Okay, comment na mga mag-aaral kung saan natin matatagpuan ang pantulong na ideya. Pero alalahanin natin, Ma'am Brenda, sa mga pantulong, meron ding tamang pagkasunod-sunod, di ba? Yes, yes, katulad sir. Ng pinaliwanag mo kanina, una, ikalawa, di ba? Yung nandiyan ba yung halimbawa? Yes, yes, sir, meron. Oh. Okay, nabanggit natin kanina. Okay, dapat wasto ang pagkasunod-sunod. Okay. Para maunawaan ang mensahe na inilalahad. Okay, meron na ba, Sir Dennis? Okay, so anong pangunahing paksa? Comment na mga mag-aaral. Ayaw nyo ba ng load? Nauna ulit si Ronald Madriaga. Sabi niya, ang pantulong na paksa ay makikita sa ikalawa hanggang ikalimang pangungusap. Okay, ang galing naman talaga ni Ronald Madriaga. Okay, gusto ko uli siyang bigyan ng karagdagang load. Okay, so ayan. Meron na siyang, pang ilang araw na ba yun, Sir Dennis? So magagamit, ilang araw na din, ma'am. Hindi ko, ngayon, aabot na yun ng 3 days, ma'am. Depende sa bibigay mo, ma'am, Glenda. 500 ba? 2020 nga, sir. Ay, 2020. Kasi dalawang beses na siyang nakasagot na. Tama. Pwede na, pwede. Okay, o sige. So, talaga ang huhusay ng ating mga mag-aaral. Okay, yan. Marami rin nag-comment, pero nauna si Ronald. Okay, so, dumako naman tayo sa isa pa nating aralin. So, yan. Ang dami nating tatalakayin ngayong umaga na mabubusog ang ating mga mag-aaral. Okay, napakinggan natin kanina sa ating RBI ang sanaysay mula sa Gris na alegorya ng yungib. Okay, Sir Alfie, ano ba kasi ang alegorya? Pag sinabi nating alegorya, Ma'am Glenda, ito ay isang estilo ng pagpapahayag, nagpapahiwatig ng nakatagong mensahe tungkol sa moral o political na pamumuhay. Isa ito, Ma'am Glenda, sa mga genre ng panitikan, halimbawa ng panitikan, dahil lahat naman ng panitikan ay pagpapahayag ng ating damdamin. Pero kakaiba ang alegorya dahil ito ay nagtataglay ng nakatagong mensahe. Ito ay isang kwento kung saan ang mga elemento nito tulad ng tauhan, tagpuan at kilos ay nagpapakahulugan ng higit pa sa literal nitong kahulugan. Sa maikling salita, Mang Blenda, dalawa ang pagpapakahulugan ng alegorya. Na? Direct, no? Literal, I mean, literal na pagpapakahulugan at maaring yung pagpapakahulugang nakatago. Yes, hindi tama, direct. Sir. So, Sir Alfie at Ma'am Glenda, komplikadong literaryo pala at mahiwagang sining ang alegorya dahil kaya nitong maghain ng mga komplikadong mga ideya at konsepto kung saan mapapaisip talaga ang mga mambabasa, makikinig o manonood para maintindihan ito, di ba, sir? Totoo. Kaya dito matataya, Sir Dennis Manglenda, ang kakayahan ng isang mag-aral na makapaglikha ng kahulugan sa pangyayari o dili kaya sa bagay na iyan. Dapat mapanuri siya. Diba? Hindi yung nakikita lang niya ang ibig ipakahulugan, kundi mas may malalim pang ibig ipakahulugan nito. Okay, tama ka dyan, Sir Alfie. Sabi mo nga kanina, ang alegorya ay kumakatawan sa mga iba't ibang kahulugan na lumalampas sa literal. Tama, tama. Okay, literal na kahulugan, kaya gumagamit ng simbolo upang kumatawan sa isang bagay o ideya. Halimbawa na lang, mga mag-aaral, yung katarungan. Okay, ang katarungan ay kinakatawan ng isang babaeng nakahiring. May dalang timbahan, tama ba? At tabak sa kanyang bisig. At maalala niyo pa yung tinalakay natin last week. Okay, yung parabola ng alibughang anak. Okay, so ang alibughang anak dito ay kumakatawan sa mga anak na nagbibigay ng pasakit o hinanakit sa kanilang mga magulang. Isa pa, yung ligaw na tupa dun sa Biblia din. Okay.
Ito ay sumisimbolo ng mga taong napariwara. Kahit din sa mga awitin, Ma'am Glenda, nakikita yan eh, yung pagpapakahulugan. Yes, yes, sir. Halimbawa, yung tayo ay isang tuldok lang, yung kanta ng asin, yung tuldok doon. So, kung bibigyan natin ng kahulugan yon, na yung tuldok na yon, mayroon tayong hangganan, yes, sa mundong ito. Diba? Yun yung pagpapakahulugan ng tuldok doon. Okay. Hindi naman ibig sabihin na tayo'y tuldok, ay period lang ako. Oh, bantak. Ganon. Baka ang isipin mo, bantak yes lang. Oh, pero yun, gaya nga ng sinabi mo, sir, na lahat tayo ay may katapusan. Tama, sir? Tama, ma'am. Okay. Yes. So, tayo dumako na sa isa pang gawain. Handa na ba mga mag-aaral? Paki-comment nga ng handa kung kayo ay ready na. Yan, magandang motivasyon yan, Ma'am Glenda. Hey, may nag-comment ba? May ready na ba mga minamahal naming mag-aaral? Yan, so handa na raw sila, ma'am. Ayan. Yes. Handa si Ronald ulit. Yes, handa si Cyril Labagnoy, si John Mar Galande, Mark Lester. Okay, marami nang handa. Kaya simulan na natin. Okay, pakibasa nga yung panuto, Sir Dennis. Ayan, so ipaliwanag ang pangunahing mensahe ng ilang pahayag na hango sa binasang sanaysay. Inuulit ko, ipaliliwanag ninyo ang pangunahing mensahe ng ilang pahayag na hango sa napakinggang sanaysay kanina, ang alegorya ng yungib. So simulan na natin, maghanda na mga anak. Ayan, so sa unang pangungusap, nakakadena ang mga binti at leeg kaya't di sila makagalaw. Okay, ano kaya ang kahulugan nito? Mag-chat na mga mag-aaral. Nakakadena ang binti. Yes. So, yung, ano the word na, yung the word na nakakadena na lang, Sir Dennis, yan ay nagbibigay na ng kahulugan. Ano kaya? Okay, meron na. Ma'am. Yes, si Joanna Eliza May ng 10, Nara, sabi niya, walang kalayaan. Oo, pwede. Okay, yes. Oh. Emily Jen Martin ng 10 Obra, sila ay nakabilanggo, walang kalayaan. Eileen Agustin ng 10 Obra, walang kalayaan. Okay, yes. So, para sa'yo, Sir Alfie, paano mo namang din bibigyan ng pagpapakahulugan ang pahayag na yan? Yeah, pwede rin, Ma'am Glenda, na ang pagkakadena ay isang uri ng karahasan. Pwede rin nating sabihin na ito ay paglimita sa gawain o paghadlang na sa mga gawain may kinalaman sa isang bagay. Diba? Mapapansin niyo, Ma'am Glenda, Sir Dennis, ano, sa mga rally dun sa mga rally-rally, kung minsan may mga naka-drawing na kadena eh. Yes, ibig yes, sabihin, sir. Sikil o walang hindi sila gaanong malaya, di ba? Okay, yes, sir. Sabi nga ni John Mar Galande, walang kalayaan o limitado lamang ang kanyang galaw, di ba? Yes, wala silang kalayaan gumawa ng kanilang mga gusto. At paano kaya din natin ito maiuugnay sa ating buhay? Kailan naman kaya natin nasasabi sa ating sarili na para akong nakakadena, para nakakadena ang aking mga binti at leeg? Sa anong bagay, di ba, yes, Ma'am Glenda? Tignan nga natin ang mga mahuhusay nating mag-aaral. Saan ka nakakadena? Bilang isang mag-aaral. Ako, mayroon na akong naisip dyan, Sir Dennis, at saka Ma'am Glenda, may naisip na ako dyan. Ako rin, sir, may naisip na nakakadena, rin. Nakakadena ang mga mag-aaral sa bagay na ito. Pero tanungin natin muna ang mga mag-aaral. Okay, kay Joanna Eliza, kung mayroong kumokontrol sa iyong desisyon. Eh, sabi naman ni Crystal Joy Padaong ng Tentindalo, hindi pinapayagan ng magulang na bumala. Ayan, nakakadena. Halimbawa. Okay. Anak, bawal pa ngayon kasi ang gagala. Eh, sabi naman ni Arlene, yes, Sabado, ma'am, sir, bilang isang mag-aaral, nakakadena po ako sa bahay. Ayan, so ayan, talaga naman ngayong pandemic, ma'am, halos lahat naman, yes, tayo ay nakakadena dahil mahigpit pang ipinagbabawal na
lumabas tayo, especially yung mga nasa edad 18 pababa. Ayan, okay, so yes, tama lang yan ang mga anak na huwag munang lumabas. Magpakadena muna kayo sa inyong mga tahanan. At okay, gawin ang inyong mga learning activity sheet. Sagutan ang mga module ninyo. At okay, may idea ako dyan sa pagsagot ng learning activity na sinasabi mo, Sir Dennis. Bakit hindi nagagawa ng mga mag-aaral ang sumagot on time sa mga last nila o module nila? Dahil naniniwala ako, Sir Dennis, na kung minsan ang ating mga mag-aaral ay nakakadena sa cellphone. Yes, tama ka dyan. Sa mga gadget nila. Yes. Tutok na tutok sila sa mga gadget nila. Pagkagising, ayan, nakakadena na sila. Yes, sa cellphone. Oo, tama. At kumawala kayo, mga anak, sa mga gadget na ito. Kumawala kayo para sa ganon, magkaroon kayo ng karunungan. Yes, masasagot nila, Ma'am Glenda, yes, yung kanilang last. Ano yung ibig kong sabihin? Magpakadena muna kayo sa inyong mga module at huwag sa mga paglalaro ng mga online games. Yes. So, sabi nga ni Ronald Madriaga, dapat ay limitado ang paggamit ng gadgets. Oo, yes, tama naman, di ba, Sir at Ma'am? Oo, relate na relate. Sana all. Sana all. Lahat ng mag-aaral ganun. Huwag nating ikadena ang sarili natin sa teknolohiya, lalo na kung ito ay ginagamit natin sa hindi magandang paraan. Pagkus, gamitin natin ito sa ating pag-aaral para mas yumabong ang ating kaalaman. Ay, gaya ng pakikinig ngayon sa ating live discussion na ginagamit na ng mga mag-aaral ang kanilang mga gadgets para mag-aaral. Okay. Relate na relate ba kayo, mga mag-aaral, sa mga sinabi ng inyong mga guro? Yes, so dumako na tayo sa susunod, Ma'am. Yes. Sa ikalawa na tayo. Ang babasahin ko, magtiis kaysa aliwin ng mga huwad na akala. Inuulit ko, magtiis kaysa aliwin ng mga huwad na akala. Ayan, sa pagpapakahulugan ninyo, mga mag-aaral, i-comment nyo nga kung ano nga ba ang ibig ipakahulugan sa atin ng ikalawang pangungusap. Sige, comment natin. Magtiis kaysa aliwin ang mga huwad na akala. Okay, ano kaya ang ibig sabihin nito? Parang malalim, ha? Yes. So, pag sinabing huwad, peke. Hindi totoo. Yes, walang peke. Katotohanan. Walang katotohanan. Ah. Okay, so ano kaya? Meron na bang sumagot, Sir Dennis? Yan, so wala pa, Ma'am, sa ngayon. Okay, so habang hinihintay, Sir Dennis, hinihintay natin ang mga kasagutan ng ating mga mag-aaral. Para sa akin, gusto ko lang ibahagi ang aking idea dito. Habang wala pa, ano? Yes, sir, wala pa meron naman. Meron na yata si Christel Padaon. Si Christel Joy Padaon. Sabi niya rito, huwag maniwala sa mga hindi totoong impormasyon. Sabi niya yes, dito, Ma'am Glenda. Tama, sir, tama. Oo. Si Emily Jen Martin, ibig sabihin nito, mas mabuti ng maghirap sa katotohanan kaysa mabuhay sa... Kasi ang ganda! Yes! Gusto ko ulitin, ibig sabihin nito, mas mabuti ng maghirap sa katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Ako, relate na ang lalim naman ng... Relate na relate ako. Halimbawa ako, Ma'am Glenda, sinasabi ko sa iyo, napakaganda mo naman, Glenda. Ma'am Glenda, ang bait-bait mo. Pero wala nang palang katotohanan yes, ng ganda. Pero matamis na maganda ang aking pangungusap. Hindi yon advisable. Mas maganda siguro, ng ganda, mas mabuti siguro. Maligaw akong minsan para madadagdagan yung kagandahan mo. Mas maganda pa yon, ng yes, ganda. Meron tayong kasabihan tungkol dyan, sir, na ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Tama, yes. Tama, ay, so, maraming sumagot, Ma'am, ng kanilang pagpapakahulugan. So, gusto ko rin basahin ang sagot ni Joanna Salvador. Pumiling tumahimik kaysa maniwala sa mga hindi siguradong impormasyon. Sabi naman ni Pia Samson, huwag agad maniwala sa mga fake news o bulaang mga opinion. Okay, yes, tama yon. Sabi nga nila, maraming namamatay sa maling akala. Yes. Alamin mo muna kung ano yung katotohanan bago ka
manghusga. Parang ganon, di ba? Ayan, oo ma'am. Okay. Dahil kung hahayaan natin na aliwin tayo ng mga huwad o peking akala, ay maaari tayong malagay sa panganib. Yes, huwag tayong padalos-dalos sa paggawa ng mga desisyon na magpapahamak sa atin, gayon din sa iba. So, napag-usapan lang din natin ang pagtitiis, Sir Alfie. Para sa iyo ba, ano ba yung palatandaan ng taong matiisin? Siguro, para sa akin, Ma'am Brenda, ang pagtitiis ay yung mahabang paghihintay. Mahali yan, oo. Mahabang paghihintay. Okay, yung nagtitiwalang ang lahat ng kasawian ay may pag-asa. Okay. Kahit na nasasaktan, hindi lumalaban. Tama. Tama? Okay. Yes. So, alam niyo mga mag-aral, hindi biro ang pagkakaroon ng katangiang matiisin dahil halos araw-araw ay mapanghamon ang panahon. Tulad ng pandemyang ating nararanasan. Pero magkakaroon tayo ng katangiang mapagtiis kung hingin natin ito sa may-ari ng pagkamatiisin. Kanino ba natin hihingin ito, Sir Alfie, Sir Dennis? Siyempre, siya pong may kapal, Ma'am Glenda. Yes, sa kanya nagmumula ng lahat-lahat ng nasa atin. Okay, yes. So, sang-ayon ako sa sinabi mo, Ma'am Glenda, kung ikaw ang aking tatanungin, kailan mo naman naranasan sa iyong buhay ang pagiging matiisin? Ay, Sir Dennis, mauubos yung oras natin kung ikukwento ko lahat, pero konti lang. Okay, nagsimula kami ng asa, bago pa man kami kinasal, pagkatapos, ilang buwan lang nung natapos kami ikinasal ng asawa ko, tumira kami sa isang maliit na kwarto dun sa family house ng lola niya. Sa maliit na kwarto na yon, andun na lahat yung higaan, lutuan. Okay, doon nagtiis kami. At nung nagkaroon kami ng anak, nagrenta kami ng bahay. Yun, todo tipid ang ginawa namin. Okay. Andun pa na nawalan kami ng kuryente, pero nagtiis kami. Okay. Hanggang sa after 7 years, okay, nakapagpundar na rin kami ng aming sariling bahay. Imagine ang ilang taon kaming nagrenta ng bahay. Okay. So, yun yung pagtitiis na ginawa ko. Ayan, so, ayun yung bunga ng pagiging matiisin mo, di ba, Maglenda? At least ngayon, nakapundar ka na ng sarili ninyong bahay. So, ganun din kayo dapat mga mag-aaral. Kailangan ninyong magtiis muna. Dahil bago nyo makakamtan ang tagumpay, dadaan nga kayo sa maraming pagsubok na kailangan nyong pagtiisan. So, sabi nga ng teacher ko nung high school, ma'am, mas masarap damhin ang tagumpay kung ito ay pinaghihirapan. Yes. Diba? So, yun yung tumatak sa aking isipan. Kaya, nung nag-aaral ako, ang dami kong pagtitiis rin na naranasan. And so, dumako pa tayo sa susunod na pangungusap. Hey, pakibasa mo, Sir Dennis. Yan, sino man ang kumilos ng may katuwiran sa publiko o pribadong buhay, kailangan ang kanyang mga mata ay may matibay na tuon. Yan, so ano nga ba ang pagpapakahulugan ninyo dito, mga mag-aaral? So i-comment nyo nga. Sino man ang kumilos ng may katuwiran sa publiko o pribadong buhay, kailangan ang kanyang mga mata ay may matibay na tuon. Okay, pero habang hinihintay natin, Sir Dennis, ano kaya yung ibig sabihin nito? Sir Alfie? So, sino man ang kumilos ng may katwiran sa publiko at pribadong buhay, kailangan ang kanyang mga mata ay may matibay na tuon. So, ibig sabihin, Ma'am Glenda, kumilos tayo ng naayon, kung ano man naobserbahan natin sa iba, na maaring makuha natin na dapat iyon ay isa sa buhay natin, Ma'am Glenda. Na? So, alimbawa ako bilang guro, dapat kumilos ako ng naayon kung sino ako ng may katwiran. Hindi ba? Sabi nga, at your age. Di ba? At your age. Okay, yes, Sir Dennis. Ano pa? Ano yung pagkakaunawa mo sa
pahayag na yan? Ay, so para sa akin naman, ma'am, ang ibig sabihin nito ay kung ano ang ginagawa mo sa privado, ay siya rin ang gawin mo sa publiko. Ay, halimbawa na lang ngayong malapit ng eleksyon, ay, sana yung mga ginagawang kabutihan at kabaitan ng mga politiko sa harap ng maraming tao ay dapat ginagawa pa rin nila kahit walang nakakakita. Yan ang ibig sabihin ay kailangan ng kanyang mga mata ay may matibay na tuon. Ayan, kahit walang nakakakita, kailangan pa rin gawin niya ito at hindi nagpapakitang tao lamang o nagmamagandang loob. Yes. Diba, ma'am at sir? Tama ka dyan, okay, Sir Dennis. Siguro. Kahit saang anggulo man tayo ng buhay, ay dapat mananatili sa atin ang kabutihan. Siguro, lahat na natin, Sir Dennis and ma'am okay, Glenda, so, yes. Tinalakay. Okay, tinalakay natin, ma'am Glenda and Sir Dennis, ang tungkol sa alegorya ang yungib. Para sa akin, maraming mensahe ito. Ano ba ang yungib para sa akin? Ha? Pinaliwanag yan ni Clayton. Ang yungib para sa akin, Ma'am Glenda, bilang mensahe na ito, ay maikukumpara ko ito sa ating isipan. Na nung pinanganak tayo, wala tayong kamuang-muang. Pero paglaki natin, kinakailangan ang mga nakikita natin. So, lahat ng mga nakikita natin ay maaring hindi katotohanan. Di ba? Yun yung sumisimbolo ng anino. Maaring hindi katotohanan. Sa ibig sabihin na habang lumalaki tayo mula pagkabata, kinakailangan matuto tayo. Matuto tayo kung matuto tayong yan, diba? Mag-aral na kinakailangan mag-imbak tayo ng mga karunungan sa ating isipan. At ang pinakamagandang may imbak natin sa ating isipan o sa ating yungib, kumbaga, ay ang ating kabutihang asal. At ang pinakamahalaga dyan, Ma'am Glenda, para magkaroon tayo ng sapat na kaalaman, edukasyon, ang susi ng lahat-lahat ng mga ito. Mag-aral kayo, mga yes. anak. Okay, nabanggit mo lang din ang ano yun, sir, yung kabutihan. Nabanggit mo lang din yung mga mensahe. Okay, ngayon naman, tukuyin natin kung ano ba yung aral na napulot natin mula sa sanaysay. So, para sa akin, kung tayong kayo bilang mag-aaral, huwag kayong basta-basta maniniwala. Yun yung aral. Alamin muna ninyo ang katotohanan. Diba? Yes. Mag-research kayo. Ito ba ang katotohanan? Katulad ngayon, Ma'am Glenda, ano ba ang katotohanan tungkol sa politics tayo, tungkol sa kayamanan ni Marcos, halimbawa lang. Paul na ba tayo doon? Halimbawa lang, mag-research tayo. Dahil sa balita, parang ang mga aklat daw natin noon, parang ganun, hindi yun ang katotohanan. Parang nabasa ko lang naman, idea ko lang naman ito. So ang point ko dito, mga mag-aaral, huwag tayong basta-basta maniniwala. At gusto ko rin dagdagan, yes. sir, dapat maging mulat tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Huwag maging kontrolado ng ibang tao at huwag maging mangmang dahil ang pagiging mangmang ay isang kabulagan sa katotohanan. Okay, lagi rin nating isaisip na ang pagsubok sa buhay ay magiging susi upang tumibay ang ating kalooban at magsumikap-abutin ang mga pangarap sa buhay. Huwag tayong parang nakakadena ang leeg at binti at yung parang nakatira sa loob ng napakadilim na kuweba. Okay, tignan natin, okay. Ma'am Glenda, Sir Dennis, kung nakinig ang ating mga mag-aaral. Sagutin ang mga sumusunod, tama o mali. Babasahin ko ang pangungusap. Huwag muna kayong mag-comment mamaya. Isahang comment na lang yung answer. Na? Isang comment na lang yung answer. Sige, kahit tatlo na lang. Tama o mali, ang alegorya ay isang kwento na nagtataglay ng higit pa sa literal nitong kaulugan at ibig sabihin. So, ikalawa,
tama o mali. Ang alegorya ay nilikha upang magturo sa atin ng kagandahang asal. At ikatlo, ang alegorya ng yugib ay isang sanaysay na ginawa ni Plato upang masaksihan nating mga tao ang hirap o suliranin. Sige, tatlo lang. Okay? Okay, baka pwede sir na ano na i-send na lang sa atin dahil wala na tayong oras. So hinihintay namin mag-aaral yung mga sagot ng tatlong katanungan na yan. Okay, so naway marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Kami magpapaalam na. Okay, maraming salamat sa pakikinig. Ako si Teacher Glenda. Ako naman si Teacher Alfie. At ako naman po si Teacher Dennis Abrujena. Okay, ang tabayanan ng susunod na aralin na ihahati sa inyo ng AP Learning Area. Maraming salamat at paalam sa inyo. Wika at panitikan, gramatika at kasaysayan, mga araling hatid ay gintong aral at karunungan. Ito ang Filipino Learning Area. Makinig, matuto, pag-aralan ang Filipino. Dito lang yan sa 106.3 DWDR-FM. Ito ang 106.3 Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kaalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyon magbibigay impormasyon kahit saan man. Look for something big. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWBR-FM.